May mensahe nga itong si Paul Pierce kay LeBron James matapos nga silang kapusin at matalo sa anyang team na Boston Celtics. Pero bago nga natin yan talakayin at pag-usapan, eto munang nilabas ng NBA na bagong mga trophy, mga bagong pangalan. Unahin na natin ang mga idol ang MVP. Tatawagin niyang The Michael Jordan Trophy at may bago na nga itong itsura. Ang sumunod naman dyan ay ang Kia NBA Clutch Player of the Year. Bago nga ito mga idol at may trophy nga rin na maganda. Tatawagin na Jerry West Trophy. At ang sumunod naman dito mga idol ang Defensive Player of the Year na tatawaging The Hakeem Olajuwon Trophy. Sumunod naman para nga sa mga rookies, Rookie of the Year tatawaging The Wilt Chamberlain Trophy. At meron pang isa mga idol na NBA Sixth Man of the Year na papalitan na ng pangalan na The John Havlicek Trophy. At sa panghuli naman, ang NBA Most Improved Player of the Year ay ngayon ay tatawagin ng The George Mikan Trophy. So yan nga ang mga pagbabagong ginawa ng NBA na hindi naman nila in-announce ng maaga. Sinorpresa na nga lang tayong mga NBA fans. Wala rin silang paliwanag kung ano ang mga dahilan kung bakit ganito ang tawag na sa mga bagong trophy. Nagdesisyon lang ang NBA at wala tayong magagawa kung hindi tanggapin ito. Anyways mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita dahil ito ngang si Kawhi Leonard ay sinabi niyang wala daw siyang pake sa regular season. I don't want to be here tonight. I'm focusing on the end of the year, playoff basketball. Yan nga mga idol ang paayag ni Kawhi Leonard na parang hindi nga magandang pakinggan. Siyempre, kailangan maglaro din sa regular season ang mga NBA players para makakuha ng rhythm, para nga makapaghanda sa playoffs. Nakita naman natin yung nangyari kay LeBron James at sa Lakers kay Anthony Davis. Diba, injured nga sila all throughout the regular season tapos pagdating sa playoffs ay nalegleg nga sila sa first round laban sa Phoenix Suns dahil wala pa nga sa rhythm. Parang hindi pa game shape yung si LeBron James noon. So baka ganun din ang mangyari dito kay Kawhi Leonard kapag ganyan ang kanyang mentality. Wala siyang pake sa regular season. At kailangan din naman na manalo sa regular season para makapasok sa playoffs. So let's see kung mapapanindigan ba neto ni Kawhi eto ngang pahayag niyang ito na hindi nga daw mahalaga para sa kanya ang regular seasons. Pero anyways nga ay ngayon ay panoorin na natin etong sinabi ni Paul Pierce matapos ngang matalo ng Boston Celtics etong Los Angeles Lakers at sila LeBron James. Well, clearly, masayang-masaya itong si Paul Pierce sa pagkapanalo ng kanyang team at malinaw na malinaw din, mas maliwanag pa sa umaga sa araw na inaasar niya si LeBron James. Ginamit niya pa nga ang signature celebration ni LeBron James na kapag nakakashoot siya ng mga clutch shots na tinatawag na The Silencer. So, for sure kung ikaw ay isang LeBron James fan ay mainit ng ulo mo, naiinis ka na dito kay Paul Pierce at baka mag-angry react ka na sa ating video. Pero huwag kayong mag-alala mga idol, hindi lamang kayo ang inis kay Paul Pierce. Pati na nga rin ang mga Amerikanong NBA fans ay inis din at nag-reply dito nga sa tweet na ito na pinost yung letrato nga ni LeBron James na pag-ruin niya nga daw ng jersey retirement celebration ni Paul Pierce. At sinabi pang mga idol, LeBron owned that dude for his whole career. Sabi pa nga dito mga idol, sino ba daw ang nag-invite dito kay Paul Pierce sa retirement home? Pero I think nga mga idol, dapat pagbigyan na natin itong si Paul Pierce na asa rin itong si LeBron James. Dahil as a player, nung naglalaro pa siya, ay hindi niya nga ito magawa-gawa. At ayon na nga mismo sa isang tweet ng fan na ito, LeBron owned that dude for his whole career. Kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo dito kay Paul Pierce at sa pangasar niya nga kay LeBron James? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.